What's up mga kabady? I am Mr. Sutil. Welcome back to my channel. Okay mga kabady, gaya ng napag-usapan natin sa last episode, ako ay muling magbigay ng tips at experience ko sa pag-aasikaso ng paglilipat ng transfer of title at saka sa pagpapagamit ng tax. So mga kabady, ako ay meron ng nahawakan na tatlong iba-ibang klaseng requirements sa BIR kung paano pag nagpapakompute. So hindi ko siya exact amount mga kabady na sasabihin kung magkano, kasi depende kasi sa lugar niyo kung magkano yung market price niya or zoning value niya sa inyong lugar. Usually mga kabady, depende talaga sa mga requirements na ibibigay sa inyo o i-release sa inyo ng BIR. Yung una kong ibibigay sa inyo mga kabady ay itong capital gains tax return. Capital gains tax return. Itong capital gains tax return dito mga kabady, meron siyang requirements na hinihingi na yung, kung natatandaan nyo yung una na sinabi ko sa inyo na requirements, lahat ng mga sinabi ko na yun ay nandito. Pero ilalagay ko rin sa screen na to kung ano yung mga requirements. But halos same lang naman mga kabady. Meron lang mga konting pagbabago or mga dagdag na requirements. So, dito mga kabady, kailangan natin na hindi ko rin ata na-discuss doon sa ikalawang episode na pag si seller wala siyang PIN ID, kailangan natin siyang pangkuha ng PIN ID niya. Kailangan natin yung PIN number niya. For example, mga kabady, wala siyang PIN. Wala siyang PIN na maibigay sa atin. Pwede naman tayong mag-request ng PIN ID niya. Pagawa lang tayo ng special power of attorney na tayo ay mag-aasikaso. Kunin mo lang yung details ng seller and then tayo na yung mag-aasikaso dun sa kanyang PIN ID. Make sure din mga kabady na kayong buyer meron ding PIN ID or number, kasi yun yung kailangan pag tayo ay magbabayad ng capital gains tax return. Kahit sa ibang proseso, kahit hindi sa capital gains tax return, kahit sa without holding tax remittance return or etc., kailangan pa rin ng PIN identification number natin. Kasi doon tayo magbabayad ng tax. Minsan, ang binabayad natin ng tax kay seller, yung iba naman kay buyer, para doon pumasok yung payment na ibabayad natin pag tayo ay nagpa-compute ng tax. Usually mga kabady, pag ganoon yung scenario niya, yun yung kailangan natin na mga requirements, ipa-flash ko sa video na ito kung ano yung mga requirements ng capital gains tax return. Okay? Kung ano yung kailangan. So, pag na-computer na tayo, ano yung second step? So, bibigyan kayo ng form ni BIR sa ONET. Bibigyan kayo ng form na BIR form yun. And then, makikita nyo doon kung magkano yung babayad nyo. Minsan mga kabady, dalawang form yun na ibibigay sa inyo, yung doon sa Documentary Stamp Tax Declaration Return or tinatawag nilang 200 OT. Yung isa naman mga kabady, ito yung isa yung Capital Gains Tax Return or tinatawag nilang 1706. Yun yung ibinabayad natin. Usually, depende nga sa sinabi ko sa inyo kanina kabady, magkano yung tax. O, bibigyan ko kayo ng range na, for example, yung lupa natin is ang ano niya, ang zoning value niya is nasa 300K. Sabihin na 300K yung zoning price niya. Depende naman yan kung yung property na pinabilihan mo nasa maganda kang lokasyon, depende sa percent, 1%, 3%, or etc. Mga ganong porsyento na pagkocompute nila. And then,
Pag na-complete, dalawa yun, ibabayad natin kung saan man tayong banko affiliated na pwede magbayad. Yun yung kailangan natin ibayad sa banko para makapag-proceed tayo sa next step. Holding tax remittance return. Ano naman yung mga kailangan? Ito usually mga kabady, pag ganito sila, yung mga subdivision, o subdivision sila, homeowners sila. Pag mga ganito mga kabady, pwede tayong magtanong na minsan kukuha tayo ng certificate kung homeowners sila mga kabady. Siguraduhin natin na meron tayong mga receipt na ibibigay sa atin. Pero dun sa una, dun sa capital gains return mga kabady, hindi tayo binibigyan ng mga ano yan, hindi tayo binibigyan ng OR or receipt sapagkat nabili lang natin yon sa ibang buyer ay seller. But dito sa holding tax remittance return, ito yung mga parang subdivision na lugar. Ito yung kailangan talaga natin na ng requirements. Minsan kung nahulugan mo siya sa pag-ibig or yun, kagaya na sinabi ko doon sa mga homeowners. Pag homeowners naman mga kabady, hingi tayo ng insurance, home insurance guarantee cooperation. Yung ganito siya. Tapang ko na lang yung number niya. Yung ganito siya kabady. Hingi tayo ng ganitong certificate. Kung saan man kayo malapit kami, ang ganito namin ay sa San Fernando yung office niya. Hingi ka ng ganoon sa opisina nila. So mga kabady, pag ganito yung mga process nila, may ibang mga requirements na kailangan din i-settle. So yung pag-complete din ng tax nito ay hindi rin siya. Meron din siyang pagkakapareho doon sa una kong nabanggit sa capital gains return. Usually halos magka-same lang sila. Ang pagkakaiba lang nila dito is eto, meron siyang hinihingan ng OR or resibo at saka yung ganitong certificate or kung na-loan mo man yan sa pag-ibig. Kung sa pag-ibig naman siya na-loan, kuha ka lang ng katunayan sa pag-ibig or kung sa pag-ibig ka nagbabayad, sila yung mag-release sa'yo ng walang OR or certificate yung ibibigay nila. So, paano kung tatanungin natin mga kapatid, paano natin yan maasikaso? So, same rin din siya na process. Ang pagkakaiba lang nila mga kabady, pag ganoon yung ano nila, yung scenario nila, ganito din ang ibabayad natin sa kanila. So, kung una, nakapag-complete na tayo sa BIR, so, yung hinihingi nila, yung una din yung ito, yung sinabi ko kanina, na form. Yung form na hinihingi naman nila para makapagbayad tayo ng tax. Ito yung without holding tax remittance return or sinasabi nilang 1606. So, 1606 na form yung bibigay ng BIR pag nagpo-compute natin. Magpo-compute na tayo. And then, yung isa, yung ulit ko lang, yung 2000 OT, yung documentary stamp tax. A tax declaration return. So, yung 2000 OT na yun mga kabady, hindi yan napapalitan yung halos parating nandiyan siya pag nagpo-complete tayo. And then, pag ano naman, tanong naman natin, state of tax return. Pag state of tax return mga kabady, ito medyo madami siyang requirements. So, kailangan natin ng certified state of tax return. Hindi ko yan sinabi dun sa una kong video dahil ito iba kasi yung requirements na kailangan dito. Dito mga kabady ang kailangan na requirements pag state tax return. Usually namatay ito yan. Namatay na yung may-ari yung owner and then nabilhin or donate. Ang kailangan natin is deed of extrajudicial settlement. Ulitin ko lang. Deed of extrajudicial settlement. Yun yung kailangan natin kabady. And then after nun, kailangan din natin ng certificate of death certificate. Ito yung manggagaling sa PSA. Original to mga kabady. Original na death certificate na manggagaling sa PSA.
So kailangan natin kumuha ng original na ano, and then yung tin ng mga o nang namatay or kung sino yung mga nakalagay doon sa title na nabili natin, dapat lahat yon. Kung for example dalawang owner yung mag-asawa patay na, lahat ng yung dalawang patay na yun or kung ilan man silang patay doon sa title na lang, kailangan meron silang lahat na death certificate na galing sa PSA at saka meron din silang PIN number. So paano makakakuha pag ganito? Wala na tapos. So makakakuha ka ng ganito mga kabady dun sa mga relatives niya, sa malapit na relatives niya nang papatunay sa inyo na para makakuha kayo ng ganito o requirements. Kasi ito yung kailangan eh. Kahit na may deed of sale, nabili mo na to, pero kung wala naman yung may-ari or patay na sila, kailangan pa rin ng deed of extrajudicial settlement. Okay? So, paano din maasikaso? So, meron pang ibang requirements maliban dun sa mga sinabi ko. Kailangan natin ng property holding. So, property holding. Saan makukuha yan yung property holding na yan? Yan ay makukuha yan sa municipality at saka sa provincial o sa capital. So, doon mo, yung ano na to, itong property holding, kung yung mga namatay, kung ano yung mga properties niya, kailangan ibabayad natin. Ibabayad natin lahat ng kanyang mga properties na hawak kung meron man siya. Kailangan natin bayaran doon. So, medyo mahal siya. Medyo hindi siya ganoon kabilis. So, kailangan, pag inaasikaso natin ito mga kabady, kailangan natin ng lagi kong sinasabi, mag-effort tayo sapagkat pag ganito yung requirements na hinihingi sa atin, medyo hindi siya ganoon kadali. So, mga kabady, pag ganito yung mga requirements na kailangan natin, kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, bago pa tayo magpunta sa DIR, kumpleto na lahat yan para hindi tayo ma-penalty, para hindi tayo pabalik-balik. And then after nun, mga kabady, lahat ng ibinigay sa inyo na resibo kung saan kayong bank punta, yung resibo na ibinigay niya, at saka yung binigay na form, for example, binigyan kayo ng form ni DIR ng 1606 or 2000, ipa-xerox mo yan kasi sasabihin din naman kayo ng DIR, ipapa-xerox mo siya ng 3 copies. But pag pumunta na kayo sa bangko mga kabady, isang copy na lang ang makukuha mo. Take note mga kabady, once na isang copy na lang ang iyong nakuha, bago ka pumunta ng DIR, ipa-xerox mo na yan ng 2 copies lahat ng requirements na ibinigay sa'yo after mo magbayad ng tax, lahat nun. And then pumunta ka na sa DIR, ibalik mo lahat yun kasama ng mga photocopy ng mga requirements na binigay sa'yo bago ka magbayad ng tax. After nun mga kabady, once na na-assess nila ulit at nakapagbayad ka nila, waiting ka na for printing your e-card. Yung e-card mga kabady, ito yung certificate na yung sinabi ko doon sa unang episode bago ito, na ito yung ito yung kailangan natin. Ito yung kailangan natin para pag pumunta tayo sa RD, full pack na sila, kumbaga ready na, ready to assessment ulit sa RD. So habang hinihintay natin yung paglabas ng e-card natin mga kabady, usually kasi minsan 1 week, pero hindi yan 1 week, minsan late, pero hindi siya mag-a-advance, pero lagi siyang late yung pag-release ng e-card. Kasi minsan, parating walang connection, slow connection, or walang signatories. So for example, kung sinabi sa'yo, babalikan mo after 1 week, naasikaso mo siya ng Monday, o next Monday, babalik ka, sasabihin. Kung ako sa inyo mga kabady, kunin niyo yung number ni Onet, si Onet, kasi ang nagre-release dyan, at saka dun sa correction pala kanina, yung sinabi ko na yung Onet, hindi pala Onet yun, yung officer in charge of the day pala yung mag-a-assess yung una. And then sa Onet pala yung releasing
ng e-car. So yung releasing of e-car, mga kabady, hayaan na lang muna natin yan. Hintayin natin na yung 1 week, and then mag-text tayo, kunin natin yung number niya, and then makaka-receive ka naman, mag-re-response naman sila ng tugon sa inyo pag ano kung nandyan naman yan. Kung may problema naman, mga kabady, for example, tumatagal yun siya sa 1 week, hindi pa maibigay, ibig sabihin merong problema, di ba? Kung may problema naman, mga kabady, mismo mo ang BIR ang tatawag sa inyo. Kaya huwag kayong mag-alala, kabady, kung hindi pa siya tumatawag sa inyo, ibig sabihin walang problema, walang problema sa mga requirements mo. Ang problema ay mabagal yung signal nila, or wala pang signatory, or for printing pa lang. Yung mga ganong scenario usually ang nangyayari sa BIR. So for example, ganun yung nangyari, mga kabady. So kung ako sa inyo, mga kabady, punta na kayo ng Capitol, magbayad din kayo ng ulit doon sa cashier. Huwag na kayong pupunta sa, lalo na ngayon sa pandemic, hindi mo na kailangan pumunta doon sa assessor. Basta pumunta ka doon, mga kabady, nadalin mo yung requirements na kailangan nila. Na kailangan nila, 2 copies din na photocopy, ilalagay ko rin sa taas ng video na to kung ano. Usually, ang kailangan lang doon, mga kabady, yung deed of sale, or kung ano mang deed yung kailangan, kung deed of settlement ba yon, or deed of donation, or at etc. And then, yung latest na amilyer, yung tax declaration, ano pa yung isa? Isama mo na kung yung deed of sale, di ba? Yung kung representative ka, yung SKA mo, yung isa doon ay yung certificate na magagaling din sa munisipyo. Yung 5 na yon, yung dadalhin mo. Bali, 6 pati yung special power of attorney kung representative. Yung 5 na yon, ipapotocopy mo, mga kabady, and then punta ka, diretso ka na doon sa cashier. So, after nun, binigyan na tayo ng maliit na papel lang yun, mga kabady, na katunayan na tayo ay nakapagbayad na ng tax natin. And then, after nun, papotocopy natin yun. And then, pag napotocopy natin yun, after a week or after 2 weeks, lumabas yung e-car natin, ready na yan. Ilagay mo lang sa brown folder na naka-xerox. Naka-xerox yung yung galing sa BIA, sa Capitol. Huwag mong ibigay yung original na yun. Ipa-xerox mo lang, and then ilagay mo lahat sa folder na brown folder, and then i-submit mo na yan sa RD. So, yung sinubmit mo sa RD na yun, yun yung galing sa PAR na print na e-car na kumpleto na requirements. So, ganun lang siya maipaprocess, mga kabady. After nun, mga kabady, hintay ka lang kung meron kang kakilala, patulong ka. Kung wala naman, usually 1 month, or mas mabilis, meron din, or mas matagal, 2 months, ang paghihintay ng releasing ng certificate of title mo. Ganun lang yung kailangan natin, mga kabady, pag tayo ay magpapa-transfer of title. So, mga kabady, sa maikling pakikipagkwentuhan ko sa inyo, meron sana tayong muling napulot, at kung tayo ay mag-aasikas or balak natin magpa-transfer ng ating title, siguraduhin natin, mga kabady, na kumpleto. Handa yung isip natin kung tayo mag-aasikaso. Habaan ulit ang pasensya, huwag makipag-away sa mga officers of the day, sapagkat nasa kanila at nakasalalay kung paano tayo makipag-usap sa kanila. Kung maganda yung pakikitungo natin sa kanila, mga kabady, sa susunod na pagpunta mo, medyo mabango na yung pangalan mo sa kanila. Kaya, mga kabady, kung meron kayong tanong, huwag kayong mahiyang mag-comment below, and then sasagutin natin ayon sa ating nalalaman. At saka, kabady, kung nagustuhan nyo ang video na to, paki-like and share. Kung ayaw nyo naman, paki-like nyo pa rin, mga kabady, and then huwag nyo rin kalimutan na i-click yung red button dyan na, at mag-subscribe kayo, and then i-click nyo siya yung notification bell para ma-notify kayo kung meron pa akong mga video ilalabas. So, sa araw na ito, mga kabady, sana tayo ay nakinabang. Patuloy tayong mag-ingat sa ating kanya-kanyang mga tahanan.
Bye!